Hello guys, good morning. At muli narito na naman ang inyong madiskarting mami. At muli sa araw na ito ay mayroon kayong nakita na mayroon na naman akong inihanda upang ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang aking pagluluto sa araw na ito. Ayan, nakita ninyo. Ayan, yan ay naisipan ko ang magluluto ng gata. Sa halip na gagawin nating tilapia ay ang gagawin nating isda ay ang galunggong ang ating lulutuin na may gata. Ayan, nakita ninyo, mayroon ako dito 6 na pirasong galunggong. Ayan, no? Ayan. Gagatan natin yan, no? Ang galunggong. At mayroon tayo dito ang talong. Ayan, eggplant. Okra. At pechay. Ayan, no? Mayroon tayong pechay. At mayroon tayo ditong unang gata, ayan, at pangalawang gata. At mayroon tayo ditong onion, red onion, and white onion, no? Magkahalo ang dalawa kasi malasa yung puting onions, no? At garlic, at ginger, luya, no? Ayan. So, ayan lang ang ating ingredients ngayon na ihahalo natin sa ating luto ng ating ginatang galunggong. Ayan, napakasarap nito, no? Ayan, kaya nais kong ibahagi ito sa inyo, ang aking pagluluto ngayon ng ginatang galunggong. Siguro ngayon nyo pa lang ito matitikman, no? Or kapag kayo magluto rin ng ginatang galunggong ay napakasarap at napakalasa, no? Ayan, ayan ang aking patis. Ayan, meron akong patis dyan. At powder na paminta, ayan, no? Ayan. Ayan, at mayroon din tayo ditong seasoning. Magic syrup, ayan, ang ating seasoning. Diyan ko na lang nilalagay yan. Ang aking magic syrup, ayan. So, nakita ninyo mga kawaiti, ayan. At samahan nyo ako muli sa aking pagluluto sa araw na ito hanggang sa pagtatapos upang makita ninyo kung paano ko ito lulutuin ang ating ginatang galunggong, no? Sa halip na tulingan or tilapia ay mas masarap ang ginatang galunggong. Ayan. So, samahan niyo ako at makita ninyo kung paano ko itong lulutuin upang magkaroon din kayo ng mga idea kung paano ang pagluluto ng ginatang galunggong. Ayan, may pechay tayo dyan. Yan ay sasapaw lang natin yan sa tas. Hindi natin pwedeng isabay yan sa ating pagluluto kapag nilagay na natin ang ating talong, ang ating gata. So, tara guys, samahan nyo ako upang makita ninyo kung paano ko ito lulutuin ang ating ginatang galunggong. Ayan, sa araw na ito, no? Okay. Okay guys, meron na tayong kawali nandito, no? Ayan. Lalagyan natin ng mantika dahil mainit na yung ating kawali. Ayan. Gisa muna tayo. Lagyan natin ang ating garlic. Pula-pulain muna natin ang ating bawang. Pag pumula na, saka natin ilalagay ang ating luya, ating ginger. Pagkatapos, sibuyas. Ayan guys, mamula-mula na yung ating bawang. Lagay natin ang ating onion. Ayan. At ang ating ginger, sabay na ng dalawa. Okay guys, kaya mapula na yung ating ginisa, no? Kaya dinan natin sa pag-isa kasi malansa ang isda eh. So, para mabawasan ng konti ang lansa ng isda,
Igigisa muna natin ang ating bawang, sibuyas, at ang ating luya. Ayan, no? So, ngayon ilalagay natin ang ating mga gata, no? Ito ay pangalawang gata. At ito ay unang gata. Haluin na natin ang dalawa. Ayan. Paghaluin na natin. Ayan, palaputin muna natin to, guys, no? Kaya wag na natin iwanan. Halo-halo lang tayo. No? Ayan. Pag ito ay lumapot na, no? Mag-sticky na siya ng kaunti. Ilalagay natin ang ating gulay. Ayan, okay guys. Nakita ninyo. Ayan, no? Malapot-lapot na siya, no? Ayan. So, pwede na natin ilagay ang ating talong. Ayan. At lulutuin natin dito sa gata. At yun din ang ating okra, no? Ayan. Ayan. Lutuin natin dito ng kaunti, no? Pag yan ay lumambot na, saka natin ilalagay ang ating isda. Pero titimplahan muna natin ito. Lagyan muna natin ang mga panimpla. 3. Okay guys, maglagay tayo ng ating panimpla. Maglagay tayo ng patis. Ayan, mga 1 tablespoon lang yan na patis. At maglagay tayo ng paminta, no? Ito yung ating paminta. Mga 2 dakot lang, no, ng paminta. At depende na rin sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyong paminta. Nasa inyo na lang, no? At maglagay tayo ng magic seasoning, ating seasoning. Kaunting asin, ganito lang kadami, no? Ayan. Pwede naman kayo magdagdag, no? Depende sa taste ninyo. Kung ano ang taste na gusto nyo, nasa inyo na, no? Ayan. Pwede kayo magdagdag ng alat, pwede kayo magbawas ng alat. Nasa inyo na. So, pakuloy natin ng kunti ito. At maya-mayang kunti ay ilalagay na natin ang ating isda. Para maluto muna ang ating gulay ng kaunti. Dahil ang isda, mabilis maluto yun kapag nilagay na natin. Maya-mayang kunti luto na yung ating isda. Okay, ayan. Timplado na yan. At tatakpan natin. At maya-maya ilalagay natin ang ating isda. Okay guys, kulong-kulo na, oh. Tingnan niyo. Oh, yun. Pwede na to. Ilalagay natin ang ating isda. Sapaw natin sa taas. Mga guys, simple lang ang pagluluto ng paggata, no? Hindi mahirap. Sandali lang. Discarte na lang natin yan, no? Kailangan ng discarte sa pagluluto ng paggata. Madali lang naman ang paggata. Wow, sarap. Tama na yung timpla sa akin, no? Kaya ang taste na sa inyo, ha? Kung gusto nyo magdagdag, pwede. Magbawas, pwede. Ayan, okay na to. Ayan, ating isda. Ilalagay natin ngayon, ha? Sa taas. Ayan. Maya-maya ang konti, luto na yan. Saka natin ipatong ang ating pichay, no? Ayan, ang pichay, madaling maluto lang yan. Kahit half cook nga lang yan, pwede yan ang pichay. Ayan. Sarap, ayan lang. Takpan muna natin, okay? At babalikan natin, maya-maya ang konti. Luto na yan. Saka
Okay guys, ayan. Ako, kumukulo na. Ayan, okay. Ayan, luto na yung ating isda. Nilagay na natin ang ating pechay. Yan, steam na lang makapagpatuyo dyan. No? Takpan natin saglit. At maya-mayang konti, pwede na ito. Okay guys, ayan, no? Ganyan lang kasimple ang pagdagata natin sa isda. Okay guys, ayan na yung ating ginatang galunggong. Ayan, napakasarap. Oh, see? Ayan, pwede na, oh. Ayan, luto ng ating pechay. So, napakasarap, napakalasa. Okay, so, sarap na natin ating apoy. At kita-kita tayo dun sa lamesa sa aking paglalagay sa ating bowl. Okay. Okay, guys. Ayan na. Sarap, ang bango. Ayan, maglagay tayo muna ng pechay sa ilalim. Yan na ating isda. Ating talong at ang ating okra. Ayan, okay guys, ito na yung ating ginatang galunggong. Ayan, ang sarap, yummy, yummy. Ang bango guys, no, gawa dun sa luya natin nilagay. Ayan, simple lang ang pagluluto natin, no. Ayan, ang buong family ay makakakain na. Ayan, no. So, kayo guys, inanyayaan ko na rin kayo na magluto ng ginatang galunggong, no? Pwede naman ang galunggong gata natin, no? Ayan, katulad ng paggagata natin sa ibang klaseng isda. Ayan, no? Depende sa discarte natin, no? Discarte na lang natin sa paggagata. Kung sa paano para natin lulutuin ang ating paggagata. Ayan. So, ayan, nakita ninyo? Yummy, yummy, sarap. Ito yung ulam namin ngayong tanghali, no? Ang ginatang galunggong. Ang sarap, no? Ayan. Eh, try nyo, guys, no? Magluto ng ginatang galunggong. Napakasarap. Sa amoy pa lang ay ulam na. Ang sarap. Ayan, okay? So, thank you so much sa inyo, guys, na pagsama sa akin hanggang sa pagtatapos ng aking pagluluto. So, thank you so much sa inyo. At alam kong nandyan lang kayo, no? At please don't forget to subscribe, like, and click the button bells 2 times upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais kong ibahagi para sa inyo. Maraming salamat at please don't forget to comment down below at masipag si Mami magbasa at mabilis sumagot sa inyong mga kasagutan. So, thank you so much sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong may kapal sa patuloy ninyong pagtangkilik ng mga videos ni Mami. Maraming salamat. May the Lord God bless you all. At ang aking mga panalangin ay palaging nasa inyo. Thank you. At nandito si Mami. Okay, bye-bye. I love you all.
Hello, andito si Mami, no? Maraming salamat muli sa inyong lahat at may the Lord God bless you all. Thank you so much sa inyong patuloy na panonood ng aking mga videos. Thank you, I love you all. Mahal ko kayong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong may kapal. Bye-bye, I love you all. Okay. Thank you.